Papa-check-up ulit. Si Papa Asis naman. Sakit daw ang kami. Kaya kami nandito ulit. Kaya kami nandito kasi try ko na rin magpa-blood pressure ulit. Tingnan natin kung tumaas na yung blood pressure ko. Although medyo okay na ako, pero kailangan natin ipacheck yung blood pressure ko. Kakaroon siya ng stomach virus. So, see you later. How's your blood pressure also? You know, gastric, the same with me, that one. Pauwi na guys, pero daan muna tayo, bili tayo ng gulay kasi ubos na yung mga gulay namin. Dito lang tayo sa may pinsan ni Asis. So nandito tayo, hindi rin ako pwede sa bitter core. String beans? Welcome here na ha. Thank you.
I buy mango? Okay, one only. Na naman asis. I will. At least two. So. String beans, cauliflower. Do you want sag? Banana. No more banana. Osi isang kilo. You choose the ripe one. Yeah, alone with you. Yan, palengke lang kami guys ha. Saglit, balikan ko kayo. Wow, tingnan nyo guys. Fresh na fresh yung meat. Bagong ano siya, bagong kapay. Fresh na fresh. And sa mga magtatanong bakit kulay orange, dahil po sa turmeric na ginamit nila na panglinis po sa balat ng baboy. Kaya yung balat ng baboy dito, kulay orange po siya. Oh, fresh na fresh oh. Ang ganda ng pagkakano. At naku, cholesterol. Fresh cut meat, oh guys, ang ganda, red na red. Bagong katay. Ang laki. Ang laki ng pata. Ang laki ng baboy, ilang kilo kaya itong baboy na pinatay nila. Ang laki ito, oh. Kaya lang ang taba. Ganun. Taba ng baboy. Mas madali siyang taba kaysa meat. Pero masarap yung ribs ba? Kailangan laki naman. Tinatanong ko kung dinadenta to para doon sa nagkatay ko. Ayan yung paa. Crispy pa ka. Masarap crispy pa, pero para sa kanila na yan. So, pauwi na kami guys. Nakapamalenta na kami. And, magpapadas lang. Ang mahal ng per liter. 170 ang per liter ng gas. Ay, ng petrol pala. Ayan, pero pauwi na kami. Hi guys, nandito na kami sa bahay. Ayan, dumating na kami. And yun nga, ang blood pressure ni Papa Asis is 120 over 80. Ayan, and ako naman ay 110 over 80. So, normal ng aming blood pressure. And yung nangyari kay Papa Asis, sabi ng doktor ano daw na food poison daw siya. Yun yung sabi ng doktor, kaya nagkaroon siya ng stomach ache and diarrhea nga. Sabi ko nga sa kanya, baka may nakain siya na, yun nga, siguro yung niluto niya na chicken nung nakaraan, hindi masyadong naluto siguro. Kasi nitong nakaraan, nag-chicken-chicken siya. Siya lang, nag-chicken-chicken ba siya? Kasi nga hindi ako pwedeng kumain ng mga ganyan, chicken-chicken. So, puro soup lang ako. Siya kasi, nagluto siya ng mga chicken-chicken. So, baka hindi masyadong naluto, guys, yung chicken. Kamamadali niya siguro. Kaya yan, nagkaroon siya ng na food poison siya. Pero binigyan siya ng medicine ng doktor para sa ano, para sa kanyang ano, sakit, and yun nga, and yun, may kwento pala ako sa inyo guys. Alam nyo ba, nununo karaan may aksidente dito mismo sa Parsa ha, sa highway mismo sa Parsa,
And nabasa ko lang kasi siya sa Facebook nung nakaraan. And wala ding masyadong picture, so hindi mo makikita kung ano talaga nangyari. Eh kanina, nung bumibili kami nung karne kanina, meron silang video, oh my God, yung nangyari talaga sa babae. Ang sabi nila, yung motorcycle, bumangga siya sa scooty. Na ngayon, yung scooty, yung pagtumba niya, may nakasunod siyang ano, truck ng petrol. So, pagtumba nung babae nung nabangga siya nung motorsiklo, yung gulong ng truck gumulong sa kanya. And yun, nakita ko nga yung oh, grabe talaga yung itsura nung babae, talagang nayupi yung kamay niya, yung kamay niya nayupi, ano na, nadurog na yung buto. Pero yung sabi nila yung babae, ano siya, namatay siya on the spot, yung babae na nasa scooty. Tapos yung nakamotorsiklo naman, dalawa daw yung nakasakay sa motorsiklo na bumungga sa scooty, nasa hospital yata. And yung driver nung truck ng petrol, yung driver nun, ayun, nasa kulungan daw. Pero sinasabi ng mga tao na kung tutuusin daw, hindi kasalanan nung driver nung truck, kasi yung driver nung truck nakasunod lang siya sa babae na naka-scooty. Eh dahil nga yung motorsiklo, bumangga siya dun sa scooty. So kahit na mag-emergency brake, ano pa rin, nakuha pa rin niya yung babae. Pero ganun talaga ang aksidente, kahit sabihin natin na hindi kasalanan ni ganito. Siya yung naka-aksidente siya yung nakasagasa dun sa babae na ikinamatay niya. Ayun, siya yung nasa kulungan ngayon. And yung dalawang nasa motorsiklo daw ay nasa hospital. Pero grabe talaga yung video. Oh my God. Si Asis, hindi niya kayang panuorin, guys. Ako, medyo okay na, guys. Ay, thank you, Lord, talaga. And si Papa Asis, yun lang yung stomach ache lang niya. And after naman yung medicine niya, sana magiging okay na siya. Kasi, ay nako, hindi na natapos yung sakit-sakit namin dito sa bahay talaga. Pero... with the help of our Lord God, sana gumaling na kaming lahat dito, guys. And yun nga, sana huwag talaga magkasakit si Asher. And si Asher may vitamin siya, guys. Binibigyan ko siya ng vitamins niya. Nagva-vitamin C kami. Everyday kami nagva-vitamin C. Binibigyan ko talaga si Babu para kahit paano ipanlaban pang ano ng immune system ba niya. Ayan. And yun, hindi ko na, guys, patatagalin ang aking video. And... Thank you again for watching, and see you again in our next vlog. Bye everyone, and God bless us all.